Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Nakamove on na ba kayo? Hindi pa. Actually, nako, napakarami pong mga legit na barkads talaga naman hanggang ngayon ay nagdiriwang. Dahil po dito siya nangyari. Ah, dun sa mga hindi pa po nakakaalam yung patulog-tulog sa pansitan. Eto, ngayong araw na ito ay kinansila ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL ang Trademark Registration ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE sa pangalang Itbulaga at EB. O ibig sabihin, hindi na nila pwedeng gamitin etong Itbulaga at etong EB. Ngayon ang tanong, pwede na bang gamitin ng EAT ng TBJ yung pangalang Itbulaga at EB? O yan ang sasagutin natin mamaya. Relax lang kayo mga kababayan, ito pag-uusapan natin yun mamaya. Pero bago yan, nako, eto, sino-sino ba ang nag-post dyan sa kanilang mga social media accounts bilang pagpapakita ng kanilang kagalakan? Ha? Dito sa sa nangyaring pagkakansila ng trademark registration ng Itbulaga dyan sa mga agaw. Dyan sa tape. Unang-una mga kababayan, Atasha Mulak. Atasha Mulak mga kababayan ay nag-post kanina lang at napakahaba po ng kanyang post. Ang sabi po niya 14344 family. Ayan po. Di ba haba? Ayan po yung pinost ni Atasha Mulak kasama po itong yung pinost ng TBJ. 1,000 isang tuwa buong bansa, buong mundo, Itbulaga. Yan mga kababayan, Natasha Mulak, sino pa bang nag-post? Ito si EAT Director Pat Plaza. Naka may mensahe sa gitna ng pagkapanalo ng TBJ sa trademark ng Itbulaga. Ano sabi niya? Ito mga kababayan. Ha? Forever grateful. Ayan yung kanyang post. At kasama dyan sa post yung mga pictures ng staff ng TBJ. Ito yung mga nagsamahan. Ito yung mga talagang legit na double cards na sumama dito sa TBJ. Yung iba po naiwan dun sa sa tape. Ewan ko kung may mga natira pa. Pero ito mga kababayan, ito po nasa ating screen. Ito po yung mga legit na mga double cards na talaga na mga nanatili sa sa TBJ. So yung kanilang loyalty ay nasa TBJ. Kaya naman syempre masayang-masaya sila na ito nakamit na sa wakas. Ito nga unang panalo pa lang 'to mga kababayan ha. Hindi pa tapos ang laban. Kaya mamaya pag-usapan natin kung pwede na bang gamitin ng EAT ng TBJ itong Itbulaga o itong EB. Ha? Mamaya. Relax lang po, relax. At sino pa ba? Etong TBJ Productions. Nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe. Ang sabi ng TBJ Productions, 14344 Dabarkads. Salamat sa mga Dabarkads na nakisaya sa amin ngayong Tuesday. Totoo nga na Happy Tuesday. Legit Dabarkads, see you tomorrow. Ito mga kababayan, exciting bukas. Kasi di ba alam naman nating lahat na recorded yung show ng EAT kapag Monday at Tuesday. Bukas po, live na live yan. Live na live at mararamdaman natin, sigurado yan mga kababayan, tatayo na naman ang ating mga balahibo. Malamang ito, tapustahan tayo mga kababayan. Malamang, iiyak na naman si Joey De Leon. Sigurado yan, pupusta ako. O pupusta ako ng 1 TV Plus. Sigurado ako, iiyak yan. Iiyak yan si Joey De Leon. Kasi mga kababayan, bago po sa kanilang live bukas, ay magkakaroon po ng press conference. Announcement na rin po ito ha. Bukas po ay magkakaroon ng press conference. Bukas ng umaga. Ang pagkakaalam ko, 10:00 ng umaga. Pero hindi po ako sigurado. Hindi pa po confirmed. Hindi, ko na lang po sa message, sa comment,
dito sa videong ito kung alas 10 ba. Pero tomorrow morning eh, abangan nyo na lang, gising na kayo mga alas 4 ng madaling araw. Hintayin nyo hanggang alas 12, hindi, biro lang. Maaga naman masyado yun, baka so sobrang excitement ninyo, hindi na kayo matulog. Nabasa ko po yun eh, alam ko alas 10 po ng umaga, ang gagawing press conference tungkol nga dito sa pagkakakansila ng trademark registration ng tape regarding dito po sa Itbulaga at EB brand. Yan, naka-ere naman ito sa TV5, One News at One PH. Ayan mga kababayan. At ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ano ba mangyayari? Kasi ito, mag-aapila itong tape. Sabi nila mag-aapila sila dun muna sa pinakamataas sa IPOFIL. Tapos, pag hindi sila nanalo, hindi pumabor ang desisyon, pupunta sila sa Court of Appeals. Pagkatapos nun, kapag hindi sila nakakuha ng magandang desisyon, didiretso sila ng Korte Suprema. Di ba ang kakapal? Grabe, no? Grabe talagang ayaw nila bitawan. Matindi. Tindi niya, boy. Tindi. Ito. O ngayon, ito na yung tanong. Ngayong na-cancel na, pwede na bang gamitin ng TBJ ang pangalang Itbulaga at yung EB? Ito, babasahin ko ah. Etong pagka-cancel ah, ito ang sigurado. Hindi pwedeng gamitin ng Tape Incorporated yung Itbulaga. So bukas, wala na kayo makikita mga Itbulaga doon. Wala ng EB. Makikita nyo rin Paolo Contit. Paolo Contes. Paolo Contes, yan. Baka pwede nila gamitin ano yan. Title o kaya naman Bulutong. Bulutong Show. Yan, pwedeng gamitin yan. Bulutong, di ba? Si Buboy, si Paolo, saka si Betong. Bulutong Show. O kaya naman, Natabi sa Gedli. Olat sa Gedli. Galit na naman sa akin itong mga Eskonya. Kanina napapanood ko yung live ng kasamahan namin dati. Galit na galit, gustong manakit. Hindi ko na, huwag ko na banggitin yun. Kanya-kanya talaga tayong tawag nun, sinusuportahan. Wala eh. Siyempre dun tayo sa tama, di ba? Dun tayo sa totoo, di ba? Hindi dun sa generic. Alright, nasa na ba tayo? Yung tuloy ko, ano sinasabi ko kasi? Ito, balik tayo rito. So, hindi na pwedeng gamitin. Iba na ang gagamitin nilang title. Babaklasin nila lahat ng mga nandoon, pati GMA, alisin na Itbulaga. Hindi na pwede. Bawal. Ngayon, etong EAT, pwede na ba sila gumamit ng Itbulaga? Parang hindi pa rin. Hindi pa rin po, hindi pa rin. Kinakailangan pa ng TBJ na manalo sa kanilang copyright infringement case na final nila laban sa Tape Incorporated. Kapag sila nanalo ron, babalik na sa kanila ng tuluyan ang Itbulaga. Ayun mga kababayan, inalisan lang ng pangalan itong tape. Kaya abangan natin bukas kung ano magiging title ng kanilang show. Baka All Out Wednesday, tapos sa Webes All Out Thursday, hanggang Sunday All Out Sunday. Kasi di ba doon sa All Out Sunday ang gulo-gulo, kantaan, sayawan, talunan, panaiingay. Baka ganun, baka yun ang gamitin nila. Pero definitely hindi na nila pwedeng gamitin ang Itbulaga at itong EB. Sorry po. So ito, sabi tuloy natin mga kababayan, ano mga tambalos-los? Nga kayo ngayon, ayan na, yung mga nagko-comment. So, nako, yun lang po muna mga kababayan. Bukas po, abangan nyo ang press conference. Maaga po yan. Mga alas 10 siguro. Pero hindi po ako sigurado. Abangan nyo na lang po. Diyan po sa 1PH sa TV5 para makita natin kung ano yung reaction ng TBJ at ang legit na barkad. So, hanggang sa muli. Tutok-tutok lang ha sa Batang Maynila Toys sa updated na balita
Ah, wag doon sa mga fake news. Wag doon sa mga ano, sa mga ano lang, clickbait. Ay, nako. Ingat po tayong lahat. God bless.